Magandang gabi po sa iyo, Sir BB. Narito na yung karugtong po ng aking kwento tungkol sa mga kababalaghang naranasan ng aking ina patungkol sa mga aswang noong mga panahong sa probinsya pa siya naninirahan. Sinagupa nga nila Florencio at ng dalawa niyang pinsan yung mga aswang na sumugod at umatake sa alagang baboy nila nanay. Ang buong akala ni nanay ay binaliwala na siya nito at isinantabi na ang nararamdaman para sa kanya dahil sa mahabang panahon nitong hindi pagpapakita. Pero lagi naman palang bumibisita ng palihim at inaalam ang kanyang kalagayan na binabantayan pala siya nito. Kung kaya naisip ni nanay na marahil ay alam talaga ni Florencio ang tungkol sa panganib na hatid ng iba pang pangkat ng mga aswang doon sa kanilang bayan. At muntik na nga magkagulo nang malaman ng tatay ni nanay at ng kanilang mga kanayon na si Florencio ay taga-kabilang baryo na kanilang pinangingilagan. Buti na lamang at nagkaroon ng lakas ng loob si nanay na pumagitna at ipaliwanag ang lahat na mabuti naman ang naging resulta na ipakita at naramdaman nila yung mabuting hangarin ng mga taga-kabilang baryo na matulungan sila sa kanilang suliranin. Malugod at buong puso silang tinanggap ng mga ito sa kanilang mga tahanan at nagdaos pa ng isang maliit na handaan bilang pagpapakita ng kanilang kabutihan at mabuting pakikipagkaibigan. Habang kumakain sila, sabi ni nanay, ay kanilang pinag-usapan ang mga dapat nilang gawin para malabanan ang mga ginagawang kasamaan ng mga aswang doon sa kanilang baryo. Ayon sa tatay ni Florencio na si Mang Abner, hindi madaling gampanin ang pakikipaglaban doon sa dalawang pangkat ng aswang na gumagala at namiminsala sa kanilang bayan. Aminado siya na mahihirapan sila. Pero pinalakas naman ito ang kanilang loob ng kanyang sabihin na may mga pamamaraan kung paano nila magagapi ang mga ito. Pagkukwento niya ay minsan ang nagkaroon ng alitan ang kani-kanilang mga angkan na nauwi sa pagkamatay pa nga ng ilan nilang kalahi. Pero nagawa naman daw nilang mapagtagumpayan niyon na kanilang napalayas na noon ang mga ito. Ngunit nakapagtatakang nakapagparami na naman ng kanilang lipi at ngayon ay namamayagpag na naman. Pagbabahagi pa ni Mang Abner, tulad ng ibang mga aswang ay mayroon ding kahinaan ang mga ito at kanyang isinalaysay yung kanilang mga ginawa kung paano nilang natalo at napalayas ang mga ito noon. Pero bago siya dumako sa mismong paraan ng kanilang pakikipaglaban sa mga aswang, ay kanya munang sinabing mas mainam na maisiguro muna nilang ligtas ang kanilang mga pamamahay sa pagsalakay ng mga ito. Pagkatulad ng magnanakaw, ay gayon din kung umatake ang mga aswang. Sa mga panahong hindi mo inaasahan at aakalain. Kung kaya kanyang inisa-isa ang ilang paraan kung paano maitataboy ang mga ito. Lalo pa nga kung mayroon daw silang kaanak na nagdadalang tao. Sapagkat napakalakas ng pang-amoy ng mga ito.
na para sa kanila ay napakabango noon at talagang nagpapatindi sa kanilang pagnanasa. Dahil ang sanggol na nasa sinapupunan ay isa sa mga paborito nilang pagkain. Sinabi ni Mang Abner sa kanila na makabubuting maglagay ng mga bulok na itlog sa bawat kanto sa labas ng kanilang mga bahay sa pamamagitan ng paghukay at paggawa ng butas. Ayon pa sa kanya, mainam din na magsunog ng insenso sa tuwing nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Ang alimuya kasi nito ay siyang magpapalayas sa kanila. At kung wala namang insenso, ay maaari din silang magsunog ng mga goma. Maaaring sira at lumang gulong o di kaya naman ay tsinelas. Dahil tulad ng insenso, ang mabawong amoy nito ay ang siyang magtataboy sa mga aswang. Isa rin sa itinuro ni Mang Abner ay ang paglalagay ng karet o sanggot sa kisame o di kaya naman sa harapan ng pinto. At kung sakaling may pupuntahan daw sila at aabutan ng gabi sa daan, ay mainam umano na laging maglagay ng bawang o di kaya naman ay luya sa kanilang mga bulsa. Dahil mabuti rin itong pangontra sa kanila. Makabubuti din ang pagdadala ng isang bagay na yari sa bronse tulad ng bala ng baril. Pero binigyang diin ni Mang Abner ng pangunahing ginamit nila sa pakikipaglaban sa mga ito bukod sa ang kanilang kakayahan at mga abilidad bilang mga aswang ay ang kawayan. Pagpapatunay niya, hindi raw talaga umubra yung pampakunat ng mga aswang sa kanilang sarili dahil sa likas na talim na taglay ng kawayan na sa tuwing mahihiwaan nila ang mga ito ay matinding pagdurugo ang idinudulot noon sa kanila at napakahapdi na kanya pang araw natatandaan ang itsura ng mga ito na napapangiwi sa tuwing kanilang masusugatan. Nawala na silang nagagawa pa kundi ang hawakan talaga ng kanilang mga kamay ang tinamong mga sugat bunga ng kawayan upang mapaampat ang dugo at maibsan na rin kahit paano ang hapdi na kanilang nararamdaman. Kaya dahil doon ay mas nagiging madali para kanila Mang Abner na mapuksa ang mga ito. Dahil sa hindi na nila magamit ng maayos ang kanilang mga kamay pagkat abala na sa kanilang mga sugat. Dahil sa mga ibinahaging iyon ng tatay ni Florencio ay lumakas ang kanilang mga loob at nagkaroon sila ng mga kaalaman kung paano malalabanan ng tama ang mga aswang. Kaya nang sila ay umuwi, lahat sila ay punong-puno ng pag-asa. At bago sila magpaalam, ay muling sinabi ni Mang Abner na kanilang maaasahan ang tulong nila sa oras na kanila nang kailanganin. Nang dumating sila nanay sa kanilang bahay ay nanlumo sila. Galit na galit ang kanilang ama na si Lolo Miloy dahil sa kanilang inabutan. Nagkalat ang kanilang mga alagang manok na wala ng mga buhay at wasak ang mga katawan. Iisa ang nasa kanilang mga isipan. Kagagawan iyon ng mga aswang. Kinagabihan,
tulad ng kanilang nakagawian, maaga pa ay nagapuna na sila. Pero nung hapon ay kanilang pinanguha yung mga bugok na itlog na naiwan ng kanilang mga alagang manok sa mga pugad nito at sinunod yung payo ni Mang Abner. Pero nang mga pasado alas 8 pa lamang, habang kasalukuyan na silang mga nakahiga at nagpapahinga, ay nagsimula na silang makarinig ng mga dipangkaraniwang ingay sa labas. At kinutuban na kaagad sila ng hindi maganda. Naibulalas pa ng kanilang ama na wala umanong kabusugan ang mga ito. Na matapos halos ubusing lahat ang kanilang mga alagang manok, ay muling nagbalik upang manginain na sa pagkakataong iyon ay malakas ang kanyang kutob na tila ba sila naman ang punteriya ng mga ito. Kaya dahil sa galit na kanyang nararamdaman ay sumigaw ito ng ubod lakas at sinabing hindi sila natatakot sa mga ito. At kanilang nakikilala sila, biglang lumakas yung mga ingay na nasa labas na para bang sinasagot yung mga sinabi ni Lolo Miloy. Di nagtagal ay tila mas naging maligalig pa ang mga ito na nararamdaman nila nanay na nagpapalipat-lipat sa mga puno doon sa paligid ng kanilang bahay. Pero hindi nila naramdamang dumapo ang mga ito sa kanilang bubungan o kahit nakalapit at kumalmot man lamang sa kanilang mga dingding. Kaya naisip nilang totoo nga yung ibinahagi sa kanila ni Mang Abner na kaalaman tungkol sa bisa nung nabubulok na bugok na itlog. Ayon kay nanay, mahirap umanong ipaliwanag yung eksaktong dahilan kung bakit kontra iyon para sa mga aswang o kung may sensya ba o katampatang eksplanasyon bakit hindi nila magawang makalapit sa kanilang bahay dahil sa nasabing paraan na iyon. Pero pagpapatunay niya sa akin ay totoo nilang naranasan ang mga bagay na iyon. Mga kababalagang mahirap talagang ipaliwanag na kadalasan umano pinagtatawanan lamang ng iba. Sabi ni nanay, dahil sa nangyaring iyon ay nakaramdam sila kahit paano ng kapanatagan dahil naisip nilang magiging ligtas sila sa loob ng kanilang pamamahay dahil sa mga bugok na itlog na kanilang inilagay sa apat na kanto ng kanilang bahay na tapat ng mga haligi na kanila iyong inilagay sa butas na hinukay. Pero hindi tumigil ang mga aswang na nasa labas. Patuloy na lumilika na nakakakilabot na ingay ang mga ito. At ramdam nilang mas lalong tumitindi yung kanilang galit na naisipan naman ng kanilang ama na samantalahin ang pagkakataong iyon para makaganti man lamang sa ginawang pagsalakay ng mga ito na halos ubusin ang kanilang mga alaga. Kanyang sinigawan ang mga aswang at tinamong pasukin sila sa kanilang bahay. May pangungutya pa nitong sinabing may hinang nila lang umano ang mga ito pagkat hindi man lang magawang makalapit sa kanilang bahay. At bigla na lamang nilang narinig yung mga mabibigat na yabag na nasundan iyon kagad nang tila mga katawang inihampas sa lupa. May narinig din silang tila may nahulog mula sa puno. Dahil sa sunod-sunod na ingay na iyon, kung kaya mataman pa silang nakinig.
at narinig nilang tila nagkagulo na sa labas. Ilang sandali pa ay narinig nila nanay ang tinig ni Florencio na nasa harapan ng kanilang bahay, na nasa kabilang panig lamang ng kanilang pinto at kinakamusta sila. Kaya napausal si nanay na nagpapasalamat pagkat dumating sila Florencio. Patakbo niyang nilapitan ang pinto upang pagbuksan ang binata. Pero laking gulat niya na nang kanyang makitang ang naroon ay isang nakakatakot na nilalang na biglang nagtayuan ang mga buhok nito nang siya ay makita. At agad na humaba din ang dila, buti na lamang at naging maagap ang kapatid ni nanay na nasa kanyang likuran, at mabilis siya nitong hinatak. Habang yung pinakapanganay naman nila ay mabilis na sinipa ang pinto upang sumara at kanila iyong isinarang mabuti. Sabi sa akin ni nanay, napayak daw siya talaga noon dahil sa tindi ng takot. Matinding kabaumano ang kanyang naramdaman at hindi na naalis sa kanyang isipan yung tagpong iyon, na kahit ng mga panahong ikinukwento niya ito sa amin ay nakikita pa daw niyang malinaw sa kanyang isipan yung nakakatakot na itsura ng aswang. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito, dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.